Magandang araw mga kakwentuhan. Naniniwala ba kayo sa mga ligaw na espiritu? Yung tipong mga itim na anino na biglang dumadaan sa gilid ng inyong mga mata? O yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo kahit mag-isa ka lang? Sa ating kwentuhan ngayon, ating mapapanood ang iba't ibang kakilakilabot na mga videos na umiikot ngayon sa mga social media. Alin sa mga ito ang naranasan nyo na? O baka may kakilala kayo na nakaranas na ng mga kababalaghan na hindi maipaliwanag? Share nyo na sa comment section at ako ay pipili ng isang lucky winner para sa isang special prize. Bago tayo magpatuloy, ako si Shaney, ang inyong kakwentuhan ng mga bagay na hindi maipaliwanag at mga nakakatakot na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Sa TikTok video na ito, makikita ang isang user ng Google Maps na nagzo-zoom in sa isang lugar. Sa una ay parang normal lang na mga karagatan at mga anyong lupa ang makikita. Ngunit sa dulo ay kanyang matatagpuan ang isang mistulang kakaibang lugar na hindi lang may crop circle na sinasabing gawa ng mga aliens. Ngunit ito rin ay may mga estatwa na mga nakaputing nilalang na tila ba abala sa kanilang mga ginagawa. Ayon sa ibang mga comment, ito ay isang lugar na tinatawag na Goldwell Open Air Museum. Ngunit may mga nagsasabi rin na ito ay isang dimensyon na hindi sinasadyang nakunan ng Google Earth Camera. Ano sa tingin nyo ang lugar na ito? May kakaiba nga bang nangyayari? O totoong ito ay isang museum lang? Comment nyo na sa baba kung ano ang tingin nyo. Ang videong ito ay mabilis lamang at hindi tatagal ng ilang segundo. Ngunit kailangan mong panoorin mabuti ang mga pangyayari dahil sa ilang segundong ito, dalawang krimen ang sinasabing makikita. Una ay ang tila bang aktong pag-kidnap sa isang bata ng isang lalaking nakaitim na jacket. Makikitang ang bata ay pilit na nagpupumiglas upang makawala sa pagkakahawak ng lalaki. Nasa huli ay kanyang kinarga ang bata para hindi makaalis. Ang pangalawang krimen ay makikita sa babaeng nasa kaliwa. Una ay mukha siyang inosenteng naglalakad lamang na may dalang plastik na tila bang may mabigat na bagay sa loob. Ngunit ilang hakbang pa ay biglang mapipigtas ang hawakan ng plastik at tatapon ang isang itim na likido. Maraming nagsasabi na ito raw ay dugo. At dahil sa hindi magandang quality ng video, ito ay nagkulay itim. Pero sa totoo ay kulay pula. Ang isa pang teorya ay nagsasabing ito raw ay isa talagang itim na langis na sadyang itinapo ng babae upang kanyang mamarkahan kung saan niya nakita ang pagkidnap sa bata ng lalaking kanyang nakasalubong. Ikaw, ano sa tingin mo ang totoong kwento? Commercial break lang mga kakwentuhan. Huwag pong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga kakilakilabot at kahindik-hindik balahibong kwentuhan weekly. Okay, back to the video.
sa ating ikatlong video, isang TikTok channel na may pangalang Paranorma is Official ang nag-compile ng ilang mga videos kung saan makikitang mga dapat walang buhay na bagay ay tila gumagalaw at ilang mga hindi maipaliwanag na videos nang tila ba ang mga salamin ay naging isang portal sa ibang dimensyon. Ating panoorin ang mga ito. Ano ang masasabi nyo sa mga napanood nyo? Naniniwala ba kayo na ang mga laruan ay maaaring magkaroon ng sariling buhay? Naniniwala rin ba kayo na ang mga salamin ay mga portal tungo sa ibang mundo? I-comment nyo na sa baba ang inyong mga opinyon. Narinig nyo na ba ang kwento ni La Pascualita? Tulad ng anumang urban legend, ito'y walang opisyal na patunay. Ngunit ang karaniwang pinaniniwala ang kwento ay may isang babaeng nagngangalang Pascuala Esparza ang nagsimulang mag-display ng bagong manikin sa bintana ng kanyang bridal shop noong 1930. Ayon sa alamat, si La Pascualita, ang manikin na bride, ay kamukha ng yumaong anak na babae ni Mrs. Esparza na namatay ng bata pa ito bago ang araw ng kanyang kasal. Sa inyong pananaw, si La Pascualita ba ay isang manikin o ang mummified na katawan ng anak na may-ari ng tindahan? Katulad ng dati, nawa ay buksan natin ang ating mga isip sa mga bagay na hindi natin lubos maintindihan. Maaaring itong mga videos na ito ay may madaling eksplanasyon. Ngunit sa kabilang banda ay maaari ding ang mundo ng paranormal ay mas malapit sa atin nang hindi natin inaakala. Salamat sa inyong panonood. Please subscribe and click the notification bell para sa susunod ay kasama pa rin kita sa ating mga kwentuhan. Malaking tulong po yan sa aking maliit na channel. Salamat at see you next time!